Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Buboy, ipinanganak at lumaki sa probinsya ng Mindanao. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang dalagita na dumating sa lugar namin. Nakalaunan ay bigla na lang ding nawala nang walang nakakaalam kung saan nagpunta. Pangalawa ko sa tatlong magkakapatid at ang pamilya namin ay nakatira malapit sa tabing dagat. Isang araw, may dumaong na isang maliit na bangka. May sakay iyon ng mga pasahero. Isang lalaking mga nasa 40 ang edad, isang ginang na mas bata kaunti sa lalaki, at isang dalagita na nasa edad 12 siguro. Noong mga panahong iyon ay nasa 12 taong gulang pa lang din ako at nasa elementarya. Pagkadaong nila ay lumapit sila sa aking ina na kasalukuyang nagliligpit ng mga sinampay sa aming sampayan na nakatapat sa may dagat. Narinig kong nagtanong ang Ginoo kung saan ang bahay ni Aling Resi. Hindi ko lang agad nakilala kasi pangalang Resurrection ang itinanong. Mabuti at alam pala ni Nanay na Resurrection ang totoong pangalan ni Aling Resi. Isang matandang dalaga na nakatira sa bandang dulo ng barangay namin. Medyo may kaya iyon sa buhay, pero wala akong alam sa background ng matandang iyon. Basta ang alam ko lang na naninirahan iyon doon mag-isa sa kanyang malaking bahay at napakabihirang makita na naglalakad sa labas. At kung makita man siya ay sa mga panahong tagbagyo o di kaya sa gabi. Kaya tuloy, ginagawang panakot sa mga bata na aswang daw ang matandang iyon. Pero hindi rin naman mapatunayan dahil wala naman kaming naririnig na biktima ng aswang sa lugar namin. Sabi ni nanay ko sa akin na samahan ko raw ang mag-anak na iyon sa bahay ni Aling Resi. Kahit medyo nahihiya ay lumapit naman ako at inaya na sila na sumunod sa akin. Nagmabuting loob pa ako na tumulong magbitbit ng isa sa mga bayong nila. Magiliw naman na nakipag-usap sa akin ang lalaking nagpakilalang si Mang Ronel. Tapos ang asawa niya naman daw ay si Aling Wina. Tapos ang dalagita naman ay si Sofia. Halos hindi ako makatingin ng diretso kay Sofia dahil para siyang may lahing banyaga. Maputi siya, maganda, alun-alun din ang kanyang buhok na masasabing pangdalaga na talaga ang pangangatawan. Medyo magara rin ang kanyang pananamit. E ako noon, punit-punit lang na damit ang suot. Mahirap lang din kasi ang pamilya namin. Nakakapagsuot lang ng matinong damit kapag nabibilhan tuwing Pasko o di kaya kapistahan. Pero sa mga pangkaraniwang pagkakataon ay palaging mga bigay lang na damit ang gamit namin sa araw-araw. Noong makarating kami sa compound nila Aling Resi, ay ako na ang kumatok sa gate. Tao po, Aling Resi, may naghahanap po sa inyo. Nakita kong dumungaw iyon sa may ikalawang palapag ng bahay. Oy, Ronel, kayo pala! Sige, bababa na ako, saglit lang. Wika pa noon at dali-daling bumaba. Iho, salamat sa paghatid mo sa amin dito. Kami na bahala magpasok ng mga gamit namin. Sige na, umuwi ka na sa inyo, baka hanapin ka pa ng iyong ina. Wika pa ni Mang Ronel. Bago ako makaalis ay bumukas na ang gate at mabilis pinapasok ang buong pamilya. Aalis na sana ako nang bigla akong mapatapak sa basang putik. Dumulas ang suot kong tsinelas at napigtas. Luma na kasi ang tsinelas kong iyon kaya natatanggal na ang suporta sa itaas. Pero pwede namang ishoot uli sa butas tapos okay na. Nakita kong sumara na ang gate. Nanatili muna ako roon sa may tapat ng gate habang inaayos ang tsinelas ko. Nang marinig kong sinabi ni Aling Resi, Oh, Ate Sofia,
kumusta ka na? Ang tagal ko nang sumusulat sa'yo na dumalaw rito. Tapos ngayon ka lang nagpunta. Nagdala ka pa talaga ng sariling pagkain. Saan mo naman nakuha ang babaeng ito? Ano ka ba naman, Resi? Siyempre, marami pa akong pinasyalang mga lugar para matikman ang lasa ng mga tao roon. Ito nga pala si Wina. Nakilala ko lang doon sa kabilang bayan. Isa siyang manicurista. Walang pamilya, kaya dinala ko na para meron akong pagkain kapag mga panahong tinatamad ako lumabas. Pagkarinig ko sa usapang iyon, ay saglit akong napaisip. Unang-una, bakit ate ang tawag ni Aling Resi doon sa dalagitang si Sofia? Ihalata namang mas matanda siya kaysa roon. Tsaka anong ibig nilang sabihin na dinala upang gawing pagkain si Aling Wina? Akala ko naman nanay iyon ni Sofia dahil iyon ang pakilala nila. Nakaramdam ako ng kakaiba sa aking narinig, kaya dali-dali na akong umalis. Habang naglalakad naman ako ay nakasalubong ko si Ate Maika galing sa eskwelahan. Araw iyon ang Sabado, pero nagpunta siya sa eskwelahan upang maglinis ng garden niya na kasama sa kanilang project sa home economics. Oh, Buboy, saan ka galing? Ah, kila Aling Resite. May dumating siyang kamag-anak. Ipinahati doon ni nanay. Ah, ganun ba? Tara, bilisan na nating umuwi, baka umulan. Uwi ka pa ni ate, kaya nagmadali na nga kami sa aming paglalakad, papauwi. Anak, naihatid mo ba? Tanong pa ni nanay. Opo, nay. Nak, ang ganda noong anak ng mag-asawa, no? Sabi pa ni nanay. Opo, nay. Maiksing wika ako pa. Nawala kasi ang pagka-interest ko sa dalagita dahil hindi naman asal dalagita ang inaasta noon nang makapasok na sa compound ni Aling Resi. Mukhang matanda na ito. Idagdag pa na tinawag iyon na ate ni Aling Resi. Kinabukasan ay inaya ako ni Ate Maika na magtungo sa bundok upang manguha ng panggatong at gulay. May lupain kasi sina Lolo sa bukid na may nyogan at gulayan. Doon kami madalas magtungo upang manguha ng panggatong, gulay at nyog na gagamitin sa pagluluto. Pasado alas 8 lang kami noon umalis ng bahay. Hindi pa nga kami masyadong nakakalayo sa kanayunan ay may nakita kaming kumpul lang mga tao na tila may pinagkakaguluhan. Eh dahil sa mga isip bata, kaya lumapit kami upang makiusyoso. Naabutan namin roon ang isa sa kanayo namin na si Mang Amir na galit na nagmumura dahil may pumatay raw sa alaga niyang kambing. Marami kasi iyong alagang kambing, hindi niya iyon itinatali dahil naroon lang din naman iyon sa lupain na pag-aari nila na hindi rin kalayuan sa kanilang bahay. At kahit kailan ay wala pa namang nangyari na ganoong insidente. Noong silipin namin ang itsura ng kambing, ay biglang napatakbo papalayo si ate at sumuka. Papaano ba namang hindi masusuka? Ewakwak ang tiyan noon, tapos kita ang mga buto na mukhang nilapa talaga ng isang mabangis na hayo. Hindi ko na rin nga tinitigan pa ng matagal dahil kakakain ko lang din, baka masok ka na rin ako. Inisip ko na baka aso lang ang may gawa noon. Wala pa rin naman akong nakikitang mabangis na hayop sa lugar namin na maaaring may gawa noon. Pero bago pa kami makalayo ay may isang matandang lumapit, si Mang Tidong. Isa siyang albularyo. Napapailing-iling siya habang sinasabing aswang raw ang may gawa noon. Kinontra naman siya ng mga kabaryo namin at sinabing walang aswang sa lugar namin. Sabi niya naman na wala nga, pero maaaring sa pagkakataong iyon ay meron na, o maaaring dayo lang na napadaan. Agad na akong hinila ni ate at sinabing bilisan na namin magpunta sa bukid para makauwi agad. Hindi raw kami maaaring maabutan ng hapon doon
dahil narinig niya nga na maaaring aswang ang may gawa noon sa kambing. Baka raw kami naman ang matsyempohan, kaya sumunod na rin ako sa kanya agad. Habang nasa bukid ay hindi mawala sa isip ko ang tungkol kay Sofia, pati na iyong nangyaring pagkamatay ng alaga ni Mang Amir. Dahil sa balitang may aswang nasa lugar namin, kaya iniiwasan na namin ang paglabas sa gabi, maging ang pagtambay sa tabing dagat. Maliban sa mga namamatay na mga hayop, dumarami rin ang buntis na sunod-sunod na nakukunan. Hindi kagaya ng madalas marinig na kwento na may pusa, may aso, o baboy na umaatake sa bahay ng buntis. Sa pagkakataong iyon ay walang ganun. Walang pagpaparamdam ng aswang. Basta matapos makuna ng buntis ay may naiiwan na marka sa tiyan na kalmot at parang pinagtusukan ng limang kuko na nakapaikot. Ayon naman sa pamilya ng buntis na wala silang namataan na pumasok na kahit sino o kahit ano sa bahay nila. Maging ang buntis ay mahimbing rin ang tulog. Maliban sa pakiramdam na pagkagising ay nanghihina na ito at hindi na nararamdaman na kumikilos ang sanggol sa sinapupunan. Isinangguni iyon sa albularyo sa amin na si Mang Tedong. Pero ayon pa sa kanya, wala rin siyang magagawa kung wala naman siyang makikitang nilalang na gumagambala. Nagbigay naman siya ng mga pangontra, pero hindi pa rin noon napigilan na makunan ang mga buntis sa amin. At ang kakaiba pa, dahil sa isang gabi, ay 2 hanggang 3 buntis ang nakukunan, na masasabing sugapa talaga ang aswang na gumagawa noon, kung aswang nga ba talaga. Iyon ang problemang umusbong sa lugar namin na hindi nahanapan ng solusyon. Wala ring silbi ang pagroronda dahil wala namang namamata ang nilalang, gaya ng inaasahan na baboy, asong itim o pusa, o maging nilalang na lumilipad ay wala rin. Kaya palaisipan para sa lahat ang pangyayaring iyon. Isang araw, nalaman ko mula kay Ate Maika na nag-enroll bilang transferee student iyong si Sofia. Maliban doon, ay naging malapit pa ito sa kanya. Kaya tuloy magmula noon ay palagi nang nasa bahay namin si Sofia na tumatambay. Nakikiramdam lang din ako tuwing naroon siya. Minsan kasi kapag kami-kami lang ay nagsasalita ito na animoy isang matanda. Marami siyang pinupuna. Tapos kapag may ibang tao o kahit sila nanay at tatay ay nag-aasal bata na uli ito na animoy isang inosenteng dalagita lamang. Isang araw, nagkayayaan mag-picnic sila ate, kasama si Sofia at 8 pa nilang mga kaklase, bali 3 babae at 5 lalaki. Isinama ako ni ate bilang utusan niya roon at tagabitbit. Iyong ibang mga kasama namin ay sumakay ng bangkang disagwan papunta sa lugar na aming pagpipiknikan. Kami naman ni ate at 3 pang babae ay naglakad lang. Hindi naman kami kakasya sa bangka kung sasakay kaming lahat. Kaya kailangan may maglakad talaga. Bali iyong 5 lalaki lang at si Sofia ang nasa bangka. Parang nagbabagong asal kasi si Sofia kapag nasa piling ng mga lalaki. Feeling close siya at maharot na tila nagpapakita ng motibo na open siya sa kung anumang kakaibang kasiyahan na gustuhin ng mga lalaki. Sinabi na rin iyon ni nanay kay ate, pero ang sabi naman ni ate na ganun lang talaga si Sofia dahil laking syudad nga ito. Tsaka ganun lang talaga siya, pero hindi naman sumasama sa mga lalaking kaklase kapag inaayang mamasyal ng gabi. Pagkarating namin sa lugar na pagpapaliguan ay naroon na sila Sofia, pero nasa malalim pa banda ang bangka. Nagtalunan na kasi sila doon para maligo. Dinig ko naman ang tili ni Sofia na animoy pangkaraniwang dalagita lang na hinaharot ng mga lalaki.
Inutusan naman ako ni ate na manguha ng panggatong dahil mangunguha sila ng maliliit na halaan at sasabawan namin iyon para may mahigop na sabaw sa tanghalian. May baon naman kaming pansit, pritong manok, biko, tinapay at juice. Kaya kahit papaano marami ng pagkain. Doon na rin kami magsasaing para mainit pa kapag kakain. Nagpaabang rin kasi si ate sa mga kasamahan naming lalaki na bumili ng isda kapag may napadaang mangingisda para makapag-ihaw. Sumapit ang katanghalian, nagsipag-aho na ang lahat para kumain. Makulimlim lang din noon kasi parang uulan, kaya masaya ang lahat na maligo dahil hindi mainit. Naroon lang ang bangka inilagay sa may malalim kaunti. Nilagyan lang nila iyon ng angkla para hindi anurin. Pasado alas 3 na siguro noon, lahat kami ay naroon sa bangka, nakahawak sa katig habang naliligo. Ako naman ay hindi masyadong nakikiharot dahil hindi ko naman tropa ang mga iyon. Sabit lang talaga ako. Kaya habang nakahawak ang kamay sa katig ay inilulubog ko ang aking katawan para masilip ko sila Sofia sa kabilang bahagi ng bangka. Madali kasing makikilala ang binti at hita niya dahil napakaputi nito. Nakikita kong nakapulupot iyon sa hita ng isa naming kasamang lalaki habang nagkikwentuhan sila. Iyong ibang mga babae naman ay nakikiharot na rin sa ibang mga lalaki. Kasama na rin siyempre doon si ate ko. Hindi na lang din ako pumalag, hinayaan ko lang. Ilang saglit pa ay lumaki ang mga alon. Imbis na magpa siyang umuwi ay lalo pa silang naging masaya. Panay ang tili ng mga babae, lalo na si Sofia. Tapos nakita kong lumangoy si Sofia papalayo at hinamon niyang habulin siya ng lalaking kanyang kadikit. Muli akong sumisid pa ilalim. Doon ko nakitang nasa ilalim si Sofia at iyong lalaking si Roderick. Hawak niya sa isang kamay ang liig ng lalaking kasama namin, habang ang isang kamay naman ay nakakapit sa bato sa ilalim. Masyado siyang malakas. Kahit anong panlalaban noong lalaki ay hindi ito makawala sa pagkakahawak niya sa liig. Nanlaki ang mga mata ko at hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Lumangoy ako papunta sa kabilang katig para makita ko sila ng mas malapit. Noong mapalapit ako sa kabilang katig, ay napalingon sa akin si Sofia at nakita niya akong nakatitig sa kanya. Nakasuot kami lahat ng salamin o iyong goggles, kaya nakakamulat kami ng mata sa ilalim ng dagat. Ngumiti siya at inilagay ang isang daliri sa labi na parang sinasabing, "Huwag daw akong maingay." Sabay itinuro si ate ko at iginuhit ang hinlalaki sa kanyang liig, na kung hindi ako nagkakamali ng pagkakaintindi, ay sinasabi niyang, "Huwag akong maingay. Dahil kapag nag-ingay ako, ay papatayin niya rin si ate." Tumango ako at muling lumangoy, papabalik sa kabilang katig kung saan ako unang nakapwesto. Nanginginig ako sa takot dahil unang beses ko makakita ng aktwal na nalulunod, nakakawag-kawag hanggang sa kumikisay-kisay at manlambot. Noong muling umahon si Sofia ay narinig kong sumisigaw siya at nagtatanong kung nasaan na raw si Roderick. Mahina raw pala sa languyan ang lalaking iyon dahil hindi siya nahabol. Naiiyak na ako sa mga pagkakataong iyon, kaya ang ginawa ko ay lumangoy na ako papabalik sa dalampasigan. Narinig kong sumisigaw na silang lahat at hinahanap si Roderick. Ako naman ay nagsimula na lang magligpit ng mga gamit namin, hanggang sa nakita kong umaho na ang mga kasama naming babae kasama si Sofia at naiiyak habang sinasabing nawawala raw si Roderick. Baka raw nalunod na ito. Si Sofia naman ay namumula ang mga mata na umiiyak habang sinasabing naglalaro pa raw sila ni Roderick ng habulan sa dagat
hanggang sa bigla na lang raw itong nawala. Tinitigan ko ito, pero hindi natitinag ang kanyang pagpapanggap. Umahon na rin ang mga kasama naming lalaki, dala ang bangka, at sinabing hindi raw talaga nila makita si Roderick. Sabi naman ni ate na mauna na silang umuwi at ipaalam sa mga magulang nito ang nangyari. Tapos kami naman ay maglalakad na lang. Agad namang kumilos ang mga kasamahan naming lalaki at nagmadali nang umalis sakay ng bangka. Si ate naman ay nakita kong namumutla sa takot at pagkataranta dahil sa nangyari. Pagkarating namin malapit sa aming bahay ay nagkakagulo na ang mga tao. Dumating ang mga magulang ni Roderick. Nag-arkila sila ng 5 pang mga bangka na tutulong sa paghahanap. Maging ang mga taga-barangay ay tumulong na rin. Sumapit na lang ang gabi, wala pa rin nakakakita sa katawan ni Roderick. Kaya nagdesisyon silang ipagpabukas na lang ang paghahanap. Bigla rin kasing sumama ang panahon at naging maalon. Magiging delikado na rin ang paghahanap kung ganoon ang kalagayan ng dagat. Kinabukasan, nagising na lang ako sa tunog ng iyakan. Natagpuan sa dalampasigan si Roderick na wala ng buhay. Sabi naman ng mga magulang niya na napaka-imposible namang malunod iyon dahil 4 na taon pa lang ito ay marunong ng lumangoy at naging libangan na ang pangingisda sa tuwing walang paso. Walang naging malinaw na konklusyon ang pagkamatay ni Roderick. Kasama kami sa mga nakiramay at sumama sa paghahatid sa huling hantungan. Isang hapon, nagpasama sa akin si ate na pumunta kina Aling Resi. Kukunin niya raw ang notebook niya na hiniram ni Sofia. Pagkarating doon, ay si Mang Ronel ang nagbukas ng gate. Pinapasok naman kami at pinaupo sa upuan sa may harapan ng bahay. Ang sabi niya, hintayin lang daw namin saglit dahil may inaasikaso lang si Sofia. Kaya naupo na muna kami roon. Curious ako sa kung ano ang itsura ng bahay ni Aling Resi sa loob dahil hindi pa ako nakakapasok roon. Kaya naisip kong magpaalam kay Mang Ronel na kung pwede ba akong makigamit ng banyo nila. Sabi niya naman na pumasok lang daw ako. Diretsuhin ko lang daw iyon at iyong pinto bago makarating sa pintuan ng kusina ay iyon na ang banyo. Kaya pumasok na nga ako at dahan-dahang naglakad. Nakakatakot kasing makabasag. Marami palang mamahaling banga si Aling Resi. Marami rin siyang display na mga babasagin. Noong naroon na ako sa bahaging gitna ng bahay, ay nakita kong may daan pagilid, tapos sa unahan ay ang hagdanan paitaas. Bago makarating sa may hagdanan ay may pintuan, na sa tingin ko isa pang silid. May naririnig akong umuungol doon. Ungol iyon ng isang babae, kaya naakit akong sumilip roon kasi nakaawang kaunti ang pintuan. Dahan-dahan akong sumilip sa awang ng pinto at doon ko nakita na naroon si Sofia na nakatayo sa harapan ni Aling Wina. Nakapikit si Aling Wina habang nakapatagilid ang leeg nito. Si Sofia naman ay nakapikit rin habang sumisipsip sa leeg ni Aling Wina. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita, pero sigurado akong totoo iyon dahil maliwanag ang kwarto. Jalousy kasi ang bintana, kaya nakakapasok ang liwanag mula sa labas. Sa kinaroroonan ko naman ay madilim. Dahan-dahan ako umatras at naglakad papabalik sa harapang bahagi ng bahay. Nagulat naman ako nang salubungin ako ni Mang Ronel. Ano, nakapagbanyo ka na? Sabi ko naman, ay, hindi po. Nakasarado ang pintuan eh. Baka po may tao. Sa likod bahay na lang po ako. Iihi lang naman ako. Sabi niya naman, oh sige, ikaw bahala. Naglakad na ako papuntang likuran at doon ko pinilit umihi. Noong makabalik ako sa may harapan, ay naroon na si Sofia.
Matalim ang pagkakatitig nito sa akin. Pero noong mapatingin sa kanya si ate, ay biglang bumalik ang amo ng mukha. Sofia, aalis na kami. Hapon na rin eh. Saka na lang ako tatambay dito. Kapag nakapasyal ako ng medyo maaga pa, magsasaing pa kasi ako. Alam mo naman kaming mahihirap, may kanya-kanyang obligasyon sa bahay. Sige, okay lang. Sa susunod na lang. Maiksing sagot naman ni Sofia. Tapos naglakad na kami papunta sa may gate. Noong muli kong lingunin si Sofia, ay nakasurot na naman ang tingin niya sa akin. Hindi ko tuloy alam kung nalaman niya ba na nakita ko siya. Dahil ganun ang tingin niya sa akin. Noong mga sumunod na araw, ay muli siyang nag-aya sa amin ni ate na mag-picnic. Pero sinabi ko na hindi na ako sasama. Si nanay naman ay hindi pinayagan si ate. Dahil natatakot ito na baka maulit raw ang nangyari kay Roderick. Kaya hindi na nga kami napilit pa ni Sofia na isama. Pero natuloy pa rin ang pakikipag-picnic niya. Iyon nga lang, hindi na mga kaidara namin ang kasama niya. Mga matatanda na. Iyong mga nasa edad 28 pataas. At ang iba ay mga tambay sa aming lugar. Kaya sinabi ni nanay kay ate na itigil na ang pagsama-sama kay Sofia. Dahil baka mahawa ito sa pinaggagawa ng babaeng iyon. Hanggang sa mabalitaan naman namin ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga kabinataan sa amin. Sila iyong mga nakasama ni Sofia. Lahat sila ay natatagpuan sa id ang dugo. Matigas na ang bangkay at dilat na dilat ang mga mata. Ayon pa sa nakararami, na biktima iyon ng isang kakaibang uri ng aswang. Pero walang makapag-isip na paghinalaan si Sofia dahil isang itong napakahinhin na magandang dalagita. Mahinhin at pinukumilos sa harap ng karamihan. Natapos lang ang kakatuwang pangyayaring iyon sa lugar namin noong maibalita rin sa akin ni ate na wala na raw sa lugar namin si Sofia. Nagpaalam raw ito sa kanya na lilipat silang muli sa ibang lugar at hindi alam kung kailan muling makakabalik sa amin. Ang buong akala ko ay magbabakasyon o may pupuntahan lang sila ng kanyang ama dahil sila lang ang nakita kong umalis sakay ng bangka. Pero kailanman ay hindi na rin namin nakita pa si Aling Wina. Nasa tingin ko ay mukhang tinuluyan na ngang kainin ni Sofia. Buo ang paniniwala ko na si Sofia talaga ay isang aswang. At walang ibang taga sa amin ang nakakaalam ng katotohanan kung sino ba talaga si Sofia. Wakas. Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo. Ako po si Erwin, 38 taong gulang. Ipinanganak at lumaki sa Visayas. Matagal na po kaming tagapakinig ng aking pamilya sa iyong channel. Ito ang naging pampalipas oras namin sa gabi pagkatapos maghapunan. Nais ko rin po sanang ibahagi ang naging karanasan namin ng pinsan kong si Mia at Arthur na may kinalaman sa aswang at iba pa naming mga kakulitan. Magkakasing edad lang kaming magpipinsan at magkakapitbahay rin. Noong panahon ng aming kabataan ay palagi kaming magkakasamang tatlo. Nasa grade 3 kami noong magsimula kaming makapag-isip ng mga kung ano-anong mga adventure. Dahil siguro iyon sa mga napapanood namin sa Betamax. Kapag naiisip ko nga ngayon, napapailing-iling na lang talaga ako. Kasi inilalagay lang namin sa panganib ang aming mga buhay. Gayong puro lang naman talaga iyon kalokohan. May isang beses noon na nakapanood kami ng palabas na tungkol sa treasure hunting. Naisip namin na ano kaya kung mag-treasure hunting rin kami. Siguro yayaman kami at matutuwa ang aming mga magulang. Kaya nagsimula kami magplano kung saan mag-treasure hunting. Uulitin ko lang, Boss Carl, ha?
grade 3 lang kami noon, kaya masasabing purong kalokohan lang talaga iyon. Dahil ano naman ang mahahanap naming kayamanan sa ganoong edad? Isang hapon noon, habang nakatambay kami sa tabing dagat, ay sinabi ni Arthur, "Erwin, may nakita akong pananda ng kayamanan. Diba sabi doon sa napanood natin, nag-iiwan ang mga hapon ng pananda sa mga iniiwan nilang kayamanan para madali pa nilang mahanap kapag binalikan nila?" Sabi ko naman, "Oo, bakit? Meron ko nakita? Saan naman?" "Oo, may nakita ako. Malayo iyon dito. Alam mo yung masukal na bukid na madadaanan kapag papunta sa bukid namin? Meron doon isang kuweba. Tapos sa unahan noon, may nakita akong pananda. Kaya siguradong may nakabaong kayamanan doon. O di kaya may mapa na nakatago. Ano, puntahan natin?" "Kailan naman?" tanong ko pa rito. "Sa Sabado ng hapon, magpaalam tayo ng mga ngahoy para hindi tayo pagdudahan." Sumabat naman si Mia. "Uy, sama ako." "Ano ka ba, Mia? Delikado yun. Walang treasure hunter na babae." "Hala, meron kaya? May napanood din akong ganun palabas. May kasama naman silang babae ah." "Sige na, isama nyo na ako. Kapag hindi nyo ako isinama, isusumbong ko kayo." Kakamot-kamot naman kami ng ulo ni Arthur dahil mukhang wala kaming choice kundi ang isama talaga si Mia. Sumapit ang araw ng Sabado. Bandang alas 3 pa lang ng hapon ay magkakasama na kami sa bahay. Hinihintay kasi namin na umalis muna si Papa bago rin kami umalis. Dahil magtataka iyon kung bakit kami aalis na may dalang bareta o iyong bakal na panghukay. Sabi kasi ni Arthur na matigas ang lupa roon. Mahihirapan kami kung itak lang ang gagamitin namin. Kaya nagdala kami ng bareta at baon ng nyog na magagamit sa paghuhukay. Bago pa mag-alas 4 ng hapon, umalis si Papa dahil magsusuga ito ng kalabaw namin. Kaya pagkaalis lang niya, ay mabilis na rin kaming umalis. Nagpaalam naman ako kay Mama na mangunguha lang kami ng takong para hindi ako hanapin. Hindi ko po alam ang Tagalog noong takong. Basta iyon yung hugis patulis na pwedeng gawing bangka at parte din iyon ng nyog. Mainam din kasi iyon na panggatong kasama noong tinatawag na palwa. Nagsimula na nga kaming maglakad. Nag-aalala ako na baka abutin kami ng pagdilim, gayong papadilim na noon at hindi pa kami nakakarating. Tapos mabagal pa maglakad si Mia na panay ang pagpapahinga. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim noong makarating kami sa sinasabi ni Arthur na pananda ng kayamanan. Pagkatingin ko doon ay mukhang tama nga siya, para iyong simentong pabilog at pahaba. Sinubukan kong hukayin kaunti ang gilid, pero mukhang malalim ang pagkakabaon, kaya excited na kami sa paghuhukay. Nagmamadali na kami noon sa paghuhukay dahil papaubos na talaga ang liwanag. Sa hindi katagalan, ay narating na namin ang pinakailalim noong batong pananda. Pinalian namin iyon at pinagtulungang maiahon. Excited pa kami na kinakapa-kapa ang ilalim noon. Naghukay pa nga kami kaunti, pero wala talagang kahit ano sa ilalim noon. Kaya dismayado kaming napaupo sa lupa habang tinatanong sa isa't isa kung bakit walang kayamanan. Hanggang sa makarinig kami ng kung anong kakaibang tunog sa paligid. Parang tunog ng kambing pero matinis na masakit sa tenga. Nakakatakot din iyon pakinggan. Sinabi ko kay Arthur na umalis na kami. Sabi niya naman na saglit lang daw dahil meron siyang naisip. Agad niyang kinuha ang bareta at pinagpapalo iyong pananda na nahukay namin hanggang sa mabasag. Nadurog na lang iyon pero walang kahit ano sa loob. Baka raw kasi may nakatagong mapa sa loob noon kaya niya binasag. Sabi ko sa kanya, "Tara na, delikado na tayo rito. May kakaibang tunog sa paligid." Mabilis niya namang inilagay sa sako ang bareta at agad na kaming umalis.
Si Mia naman ay umiiyak na sa pagkakataong iyon dahil natatakot na raw ito. Para daw kasing may umaaligid na sa amin. Para kaming mga ninja habang naglalakad dahil nakatingkayad kami kung ilapat ang paa sa lupa para hindi makagawa ng ingay bago kami makarating sa may sentro o sa bahaging may kalsada na ay may nakita kaming isang babaeng nakatuwad. Malinaw namin iyong nakikita dahil may poste ng ilaw roon sa gilid ng daan at naroon din yung babae malapit. Liblib na bahagi ng barangay ang bahaging iyon kasi iyon ang bahagi na papunta na sa bukid kaya wala rin gaano dumadaan doon lalo kapag papagabi na. Parang asal baliw ang babaeng iyon. Sabi naman ni Arthur na huwag muna kaming tumuloy dahil baka biglang umatake sa amin. Ang duda kasi namin na isa iyong baliw. Ayaw naman namin na magtakbuhan bigla dahil baka maiwan naman si Mia. E di mas lalo kaming malilintikan sa mga magulang namin. Nanatili kami ng ilang minuto sa pagkakatago habang hinihintay na umalis ang babaeng iyon. Alam naming babae iyon dahil sa pangangatawa na mapayat at mahabang buhok nito. Pero hindi namin malinaw na makita ang itsura kasi medyo malayo rin kami. Mahigit 15 minutos pa ang itinagal noong babae roon bago iyon tuluyang umalis. Naglakad iyon na parang normal na. Doon na kami nagsilabasan at dali-daling naglakad papauwi. Pagkarating sa bahay ay nasalubong naman namin si Papa sa labas ng kusina namin. Doon sana kami dadaan para hindi makita ang pagbalik namin ng bareta. Nagtanong iyon kung saan kami galing. Sabi ko naman na mangunguha sana kami ng takong. Kaso hapon na masyado ang pag-alis namin, kaya namayabas na lang kami. Wala naman siyang ibang tinanong at iniwan na kami, kaya hindi niya na napansin ang pagbalik namin ng bareta na nakabalot ng sako. Tumambay muna kami sa tabing dagat habang pinag-uusapan ang tungkol sa aming treasure hunting. Ang sabi naman ni Arthur na baka may nauna na sa amin at nakuha na ang kayamanan. Hanggang sa marinig namin ang mama ni Mia na tinatawag na siya dahil kakain na raw. Kaya nagpa siya kami na magsiuwian na rin sa kanya-kanya naming mga bahay. Kinabukasan ng hapon, habang nagkakape si Papa ay nagkwento ito kay Mama. Nakasalubong niya raw si Mang Manuling, iyong may-ari ng lupain na madadaanan papunta rin sa bukid namin. Galit na galit daw ito dahil meron daw naghukay ng kanyang muhon at pinagbabasag pa. Napatanong naman ako kung ano yung muhon. Sabi naman ni Papa na iyon ang pabilog at pahaba na gawa sa simento na inilalagay sa dulo ng lupain bilang pananda na hanggang doon ang sakop ng kanyang lupain. Nasa mahigit isang ruler daw ang haba noon. Napatulala na lang ako dahil naisip ko na mukhang tama naman si Arthur na iyong hinukay namin ay isang pananda, pero hindi para sa kayamanan, kundi pananda sa dulo ng lupain. Sinabi ko iyon kina Arthur at Mia at nangako kami sa isa't isa na kahit kailan ay hindi namin ipagsasabi ang ginawa naming iyon dahil malalagot talaga kami, lalo na kay Mang Manuling. Sumapit ang panahon na nasa grade 4 na kami. Meron kaming naging bagong guro, si Ma'am Sandy. Kahit pare-parehong nasa murang edad, ay nakaka-appreciate na rin kami ng kagandahan. Bagong guro pa lang kasi si Ma'am Sandy, kaya batang-bata pa. Maliit na babae, maganda at maputi. Napakabait din niya at mahinhin magsalita. Kaya excited kaming mga lalaki kapag inuutusan niya kami, lalo kapag hinihimas ng bahagya ang likuran namin. Kinikilig pa nga ako noon kapag pinipisil ni Ma'am ang pisngi ko. Isang araw noon, inutusan ako ni Papa na kunin ang order namin
nakalahating ulo ng baboy sa magkakatay. Meron kasi sa amin na nagpapa-order ng baboy. Tapos kapag kumpleto na ang order, saka palang kakatayin. Hindi kagaya sa syudad na kahit anong oras ay pwedeng bumili ng karne. Sa amin, via order lang. Paraan daw iyon ang magkakatay para walang sobra. Palaging ubos ang karne. Pagkarating ko roon sa magkakatay, ay sinabi noon sa akin na saglit lang daw. Dahil ipapabiyak niya pa sa kalahati iyong ulo. Kalahati lang kasi ang order namin. Ganun si Papa namin, Sir Carl. Kahit mahirap lang kami, isa sa isang buwan ay nag-o-order talaga siya ng karne ng baboy para makakain din naman daw kami ng masarap. Kaya kahit mahirap lang ang buhay namin, ay kontento na rin kami at masaya. Habang naghihintay ako, ay narinig kong sinabi noong nagpapa-order. Hoy, Intong! I-deliver mo nga yan para kay Ma'am Sandy. Sige po, boss. Sagot pa ng isang tauhan habang inihahanda ang ice chest na paglalagyan na nakalagay na sa bisikletang may sidecar. Nagulat ako sa ikinarga doon kasi isang malaking plastik na may dugo ng baboy, bituka, atay at iba pang mga hindi ko kilala ang itsura pero iyon ay mga laman loob. Sa madaling sabi, puro laman loob ng baboy ang order ni Ma'am Sandy na may kasama pang ang dugo. Sabi naman noong tinawag na Intong, Boss, aswang ba ito si Ma'am Sandy? Puro laman loob ang order oh. Wala naman siyang karinderya. Sumagot naman ang amo, Tumahimik ka nga dyan, Intong. Hindi umulad ang negosyo kong ito sa pakikialam sa buhay ng ibang tao. Wala akong pakialam kung aanhin niya yan. Basta pagka-deliver ay nababayaran, ayos na ako roon. Walang pakialamanan. Kaya ikaw, iwas-iwasan mo yung masamang tabas ng dila mo. Nakakasira ka ng negosyo. Tila napahiya naman ang tauhan na iyon, sabay sabing, Ay, pasensya na boss. Nagtataka lang naman ako eh. Dahil sa kanilang naging usapan, ay nagkaroon na rin tuloy ako ng kakaibang hinala. May punto rin naman talaga ang tanong noong tauhan. Aanhin ng isang dalagang guro ang mga laman loob kung wala naman siyang kainan o karinderya at dadalawa lang sila sa bahay. Matapos maibigay sa akin ang order namin, ay agad na rin akong umalis. Si Papa na kasi ang maghahatid ng bayad noon. Kinahaponan nga noon, habang nakatambay uli kami ni Arthur at Mia sa tabing dagat, ay nabanggit ko sa kanila ang tungkol doon. Sabi naman ni Arthur na ano raw kaya kung alamin namin ang bahay ni Ma'am Sandy. Hindi naman kalakihan ang lugar namin at nakikita namin naglalakad lang din naman na dumarating si Ma'am Sandy sa paaralan. Kaya ibig sabihin malapit lang din ang bahay noon. Sumapit ang araw ng Lunes. Magkasama kaming tatlo sa pagiging sweepers. Iyon yung grupo na nakatoka sa paglilinis ng classroom sa araw na iyon. Habang naglilinis kami, ay naroon lang din si Ma'am Sandy naghihintay. Siya kasi mismo ang naglalak ng room namin. Matapos namin maglinis, ay sinabi ni Ma'am Sandy na magsiuwi na raw kami. Nagpaalam naman kami sa kanya, pero hindi pa kami umuwi. Tumago lang kami sa unahan at inabangan siyang dumaan. Dahil susundan nga namin siya. Noong dumaan na nga si Ma'am Sandy, ay mabilis kaming nagtago para hindi kami makita. Saka kami sumunod. Naglakad kami ng mahigit 10 minuto na nakasunod kay Ma'am Sandy. Hanggang sa makita namin, lumiko siya sa isang daan na papasok. Pagkarating sa kanto ay nakita namin, pumasok siya sa isang bahay na may 2 palapag. May kongkretong bakod at gate. Ala Erwin, nakakatakot ang bahay ni Ma'am, no? Oo nga, dyan pala siya nakatira. Tara, umuwi na tayo, malapit ang dumilim mo. Hahanapin na tayo sa bahay. Wika naman ni Mia. Sumang-ayon na rin kami kay Mia at agad nang ang umuwi. Ilang araw pa ang lumipas, nagsimula ang kwentong aswang.
kesyo may nagpapakitang aswang na babae na nakatuwad. May mga bahay din na inaakyat kapag gabi at nakikitang nakatiwarik sa itaas ng puno. Noong una ay akala namin na pananakot lang sa mga bata para hindi maggala sa gabi. Pero isang gabi noon, nakita ko may sumundo kay Papa. Noong silipin ko iyon ay mga tanod. Kasama rin ang mga iyon ang mga tatay nila Arthur at Mia. Magroronda raw sila dahil marami na ang mga nabibiktima ng aswang. Doon ko napatunayan na totoo pala talaga at hindi panakot lang. Nagtuloy-tuloy ang pagroronda nila ng isang buwan hanggang sa may maikwento si Papa sa amin na isa raw sa mga grupong nagroronda ay nakainkwentro ng aswang. Sobrang bangis daw talaga noon. Matandang babae raw iyon. Dalawa sa mga kalalakihan na tumugis ang maluba ang kalagayan gawa ng malalim na sugat na natamo nila mula doon sa aswang. Ang iba naman ay may mga kalmot din. Pero nagawa naman daw nilang mapinsala ng matindi ang aswang na iyon. Nahiwa rin daw iyon ng malalim sa likuran at natusok rin ang kawayang bagakay ng tatlong beses bago nakatakbo sa may kasukalan. Sigurado raw sila na hindi na magtatagal pa ang buhay ng aswang na iyon sa ganoon kalalang pinsala. Sumapit ang kinalunisan. Nagulat kami dahil ibang guro ang pumasok sa classroom namin. Ayon pa rito na absent daw si Ma'am Sandy dahil namatay ang nanay nito. Baka isang linggo ito na hindi makakapasok. Nalungkot naman kaming lahat dahil isa nga si Ma'am Sandy sa inspirasyon namin sa pagpasok. Tila kasi nakakawala ng stress ang maamo niyang mukha at pagiging mabait sa amin. Noong muli itong pumasok ay nanibago kaming lahat dahil hindi ito masyadong kumikibo. Nagtuturo naman siya pero parang lutang. Puro pagpapabasa ng libro lang ang pinapagawa niya sa amin tapos magpapa-exam. Saka uupo na lang sa lamesa niya at walang ibang ginagawa kundi ang tumulala. May mga araw din na natutulog ito habang oras ng kanyang pagtuturo tapos magigising na sobrang pula ng mata at alam naming hindi na iyon normal. Nagiging bugnutin na rin ito at bigla-bigla na lang naninigaw. Isang araw nakita ko si Papa na nasa harapan ng barangay hall kasama si Kapitan at isang matandang lalaki na hindi ko kilala. Seryoso ang kanilang mukha. Tapos sinenyasan ako ni Papa na tumuloy na raw sa pag-uwi. May balak pa kasi ako makinig sa kwentuhan nila pero pinaalis na ako agad. Noong makauwi sa bahay ay naikwento ni Papa kay Mama ang lakad niya sa barangay. Iyon raw kausap nila ni Kapitan na matanda ay isang albularyo. Ipinatawag raw iyon ni Kapitan dahil ang duda daw ni Cap na ang aswang na nakaengkwentro noong mga nagroronda ay iyong namatay na nanay ni Ma'am Sandy. At kinukumpirma nito sa matandang albularyo kung totoong kailangan na may mapasahan ang isang aswang bago ito mamatay at hindi malayong kay Ma'am Sandy na ipasa ang mutya ng pagkaaswang. Pinapamanmanan sa matandang albularyo si Ma'am Sandy at kung maaari ay kausapin ito na umalis na lang sa lugar namin bago pa siya makapaminsala. Balaan na rin na nakabantay ang barangay sa kanya na kung sakaling may mangyaring pangaaswang ay siya ang pagbibintangan. Pero pwede niya naman daw iyong itanggi kung magpapasuri siya sa matandang albularyo na hindi talaga siya aswang. Makalipas lang ang ilang araw ay hindi na muli pang pumasok sa paaralan namin si Ma'am Sandy at ang sabi ng substitute teacher namin na lumipat na raw ito sa ibang lugar. Hindi pa rin kasi ito nakaka-recover sa pagkamatay ng kanyang ina. Nalungkot ang lahat. Pero kaming tatlo, nila Arthur at Mia, ay hati ang aming nararamdaman. Nalulungkot naman kami. Pero may parte sa puso namin ang natutuwa na umalis na iyon.
kaysa doon pa sa lugar namin maminsala o mga swang. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito, Sir Carl. Pasensya na kung hindi ito kasing aksyon ng ibang mga naibahagi sa iyong kwento. Pero isa ito sa karanasan na hindi ko makakalimutan noong aking kabataan. Maraming salamat po sa pakikinig. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli. Magandang araw po sa iyo, Sir Carl. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Cray. Kung naguguluhan po kayo sa aking kasarian, isa po akong babae. Crayon ang tawag sa akin ng aking mga kaklase dahil Karnasyon Salbasyon ng aking pangalan. Bale, lumaki po ako sa ampunan at edad 10 lang nang malamang ginalimutan na pala ako ng aking mga magulang. Maaga nila akong iniwan sa ampunan sa kadahilan ng mga bata pa raw sila ng aking ama nang mabuo ako dahil sa kapusukan nila. Dahil parehong nag-aaral, natakot ang dalawa na baka itakwil ng kani-kanilang mga magulang. Buong buhay ko, si Sister Mona na ang aking kinilalang magulang. Siya ang aking inay at itay sa ampunan. Siya din ang nag-iisang kinikilala kong kaibigan, kalaro at karambay. May katagalan na ako dito sa bahay ampunan, Sir Carl. Bali dito na ako nagkaisip at natuto ng mga bagay-bagay. Sa tagal ko na dito sa bahay ampunan ay kabisado ko na ang bawat sulok ng lugar na ito. Alam ko kung ilang silid ang naririto, kung saan ang kwartong dasalan at kusina maging ang tanggapan. Yari sa semento at mamahaling klase ng colored roof ang ampunan. Dalawang palapag ito at kulay dilaw ang pintura. May malaking playground at chapel kung saan binibisita ng isang pari kada linggo para sa misa. Wala akong kaibigan pero marami akong inaalaga ang mga bata. Nakasanayan ko na ang buhay na may nadaramang kahungkagan, ngunit pilit ko pa ding binubuo sa pamamagitan ng pag-aayos ko ng aking buong pagkatao. Itong bahay ampunan na kinaroroonan ko ay nasa parteng Negros Oriental. Ihihingi ko na lang po ang pauminhin kung hindi ko masasabi ang pangalan at address ng bahay ampunan na ito, kasama na ang pagpapalit ko ng mga pangalan ng ilang taong mababanggit ko, sapagkat sila ay buhay pa sa ngayon at maaaring marinig itong kwento ko. Ang bahay ampunan ay pinamamahalaan ng mga madre. Halos buong araw ay mas lamang ang aming pagdarasal kaysa sa paggawa sa ibang bagay. Relihiyosa ang mga taong nananahan dito. Gayunpaman, hindi ko itatangging naniniwala ako sa mga aswang, maging si Sister Mona na siyang nangangalaga sa akin. Kaming dalawa ang nakasaksi ng isang nakakahindik na bagay na hindi ko kailanman inaakalang mangyayari sa tahanan ng mga batang sawing palad. Nagsimula ang lahat ng malipat ako ng kwarto sa unang palapag malapit sa tanggapan ng ampunan. Bandang alas 9 ng gabi ako pumapanhik sa kwarto pagkatapos ng pag-aasikaso ko sa mga bata. Tahimik na ang buong paligid. Wala nang pinaihintulutang gumala sa bawat pasilyo at lahat ay kailangang sumunod sa patakaran. Kakatapos ko lang magdasal at pahiga na nang makarinig ako ng mahinang ungol. Imbis nahihiga ako, nakiramdam ako sa paligid. Nahihirapan ang ungol na aking naririnig. Tila ba nang galing sa loob ng ampunan? Hindi ko lang alam kung sino pero ang boses ay nagmumula sa silong kung saan ang basement. Bigla akong kinilabutan, Sir Carl. Pakiramdam ko kasi pinagmamasdan ako ng kung sinong umuungol na nilalang na iyon. Ayaw kong isipin na may halimaw sa basement pero hindi talaga ito mawaglit sa isip ko. Basta, kinikilabutan ako. Nagpasya akong tumayo at lumabas ng kwarto. Pinatalas ko ang aking pandinig at tinalunton ng pasilyo na magdadala sa akin sa bungad ng basement. Nakaawang ang pinto kaya inilapit ko ang aking tainga doon. May naririnig akong gumagapang.
Tila ba gustong lumabas at nais maghasik ng lagim. Sanlaksang kilabot ang aking nadarama. Tigbi-tigbi ang pawis ko sa labis na tensyon. Literal akong naihi sa aking salawal nang marinig ang ungol na parabang nahihirapan. Nagsimula nang kumabog ng malakas ang aking dibdib. Kaya ako nabingi at hindi na nakagalaw. Naparalisa yata ang buo kong katawan dahil sa aking narinig. Nang tinangka kong sumilip sa siwang, paimpit akong sumigaw. Kahit wala namang nakaharang sa sahig, ay napatid ako at natumba. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata ang nilalang na naglalaway at mabalasik na nakatingin sa akin. Hindi ito matanggal sa aking balintataw na kahit nang niyuyugyug na ako ni Sister Mona ay kay tagal kong mahimasmasan. Ang mahimbing na pagtulog ng iba ay nabulahaw dahil sa aking pagwawala. Mariin kong sinabi sa kanila na may nakita akong nilalang o baka nga aswang sa madilim na siwang ng pinto ng basement. Walang naniwala sa akin maliban kay Sister Mona. Pinakalma niya ako nang makita naming lumabas ng basement si Mother Superior at nagtatakang pinagmasdan kami. Nang gagalaiti pa siyang pinagalitan kami dahil kung ano-ano na lang ang aming iniisip. Kami lang daw ang tumatakot sa aming mga sarili. Sigurado kong may nakita ako sa siwang ng pinto, Sir Carr. Nanlilisik ang mga mata at takam na takam. Pero bakit para sa kanila ay bunga daw iyon ng aking malikot na imahinasyon? Maging si Sister Mona ay napagsabihan ni Mother Superior. Kailangan daw akong rendahan at kung saan-saan nakakapunta. Sabi pa niya, ipapasok niya ako sa kumbento nang tuluyan na akong maging isang madre at makapagsilbi sa Panginoon. Niyakap ako ni Sister Mona nang mapaiyak ako. Hindi ako nagsisinungaling at anya, naniniwala siya sa akin. Kailangan ko lang daw ikalma ang aking sarili. Mula ngayon, anuman ang aking nakikita ay kailangang manahimik na lang ako. Mahirap na daw kapag naipagkalat ko pa ang mga bagay na natuklasan ko. Gusto kong itanong kay Sister Mona kung may mga nalalaman ba siya, ngunit palagi niyang binabago ang usapan na animo, natatakot na may makarinig sa amin. Tuwing gabi ay nariyan pa din ng mga kaluskos. Minsan nga, hindi ko na magawang makatulog sa takot na baka ako naman ang atakihin ng nilalang na nakikita ko. Ngunit tinandaan ko ang sinabi ni Sister Mona. Kami raw ang mamemeligro kapag hindi namin hinayaan ang nilalang na mag-ingay sa silong tuwing gabi. Habang tumatagal, nasasanay na din ako. Enero 11 kada taon ang anibersaryo ng pagkakatayo ng ampunan ng aming kinaroroonan. Sa tulong ng iilang politiko, mabubuting tao at mga volunteers ay nag-aambaga ng mga miyembro para makapaghanda at may matatawag na piging para pagsaluhan ng lahat. Ako noon ay 25 anyos na at naging katukatulong ni Sister Mona sa lahat ng bagay na naka-assign sa kanya. Ako ang tagapagaligo at tagabihis ng mga bata. Ako ang nagdadala sa kani-kanilang mga kwarto nang sa gayon ay makatulog sila ng tamang oras. Abala kami sa pag-aasikaso ng mga pagkain at paglalagay ng palamuti sa malawak na kwartong iyon, kung saan gaganapin ang selebrasyon. Maayos na ang lahat, maliban na lang kay Mother Superior. 50 anyos na kanina ko pa napapansing balisa. Matagal na din naming kasama si Mother Superior. Nang dumating ako sa ampunan ay naririto na siya. Ngayon ko lang lubusang napansin at nakilala ang matanda dahil wala pa akong kamuwang-muwang noon. Habang tumatagal ay may mga bagay akong natutuklasan sa kanya na kahit kailan ay hindi kayang tanggapin ng aking sistema. Abala ang lahat sa pagsiselebra ng gabing iyon
nang may magpaabot ng isang sobre sa akin. Nais daw itong i-donate, kaya malawak ang aking ngiti at nagpasalamat sa nagbigay. Unti-unti na ding nagsisiuwian ang iba pang mga bisita kasi papadilim na noong mga oras na iyon. Hinanap ko kaagad si Mother Superior dahil siya ang nararapat na bigyan ko ng sobre. Nasa kanya kasi ang listahan ng mga kinakailangan ng bahay ampunan na pagtutulungan namang trabahuhin ng mga madre para maging maayos at organisado ang mga batang nasa pangangalaga namin ngayon. Nakarating ako sa basement sa kahahanap sa kanya. Normal na gabi lang iyon. Hinahanap ko siya at tinatawag sa bawat silid na aking madaanan. Pababa ako ng pababa hanggang sa makarating na naman sa isa pang silong kung saan naroon ang mga lumang damit na mga madre, mga sirang monoblock chairs, mga lumang litrato ng nagdaang namamahala at mga tambak na kagamitang hindi na kailangan sa taas. Kunot na kunot ang noo ko sa pagpupumilit na maaninag ang daang aking tinatahak. Dito ako tinuro ng batang si Tintin kaya malakas ang pakiramdam ko na may kinukuha lang si Mother Superior sa loob. Hindi ko inaasahang may iba pa pala akong tagpo na makikita. Sa dulo ng mga nakatambak na kagamitan, may natanaw akong altar. Isang malaking altar na walang rebulto o larawan ni Hesukristo o kahit ng mahal na Birheng Maria. Umaalingaungaw ang mahihinang kaluskos na mukhang aakalain ng kahit sino na daga. Pero kung pakinggang mabuti ay hindi pala. Nang subukan kong lumapit sa pinakadulo, nadapa ako. Nakita ko si Mother Superior Sir Carl. Nakaluhod habang nagwa-warm up ng kanyang leeg na parabang nangangalay sa kakagalaw kanina. Maya-maya lang ay may dinampot siyang botelya na nasa 2 inches ang haba, may kulay pulang takip at may lamang likido. Sa tingin ko ay langis ata yun. Gusto ko na siyang gambalain ng mga oras na iyon, pero hindi ko maintindihan itong aking sarili kung bakit tila mas gusto ko pang makita ang ginagawa niya kaysa tawagin siya. Napaatras ako nang makitang naghubad siya ng damit at ipahid ang hawak na boteng may lamang langis sa buong katawan. Habang ibiniling-biling niya ang kanyang ulo ay batid kong may nagbabago sa kanya. Takot na nagsumiksik ako sa mga nakatambak na bagay dahil hindi pa niya ako nakikita. Ilang saglit lang naglaho ang maamong mukha ni Mother Superior. Ang kanyang makinis na noo ay nagkaroon ng naglalakihang mga ugat. Ang kaninang pagdarasal niya ay napalitan ng angil at umol na kahit kailan ay hindi ko ninais na narinig dahil sa takot. Muntigan pa akong mapasigaw ng may kumalabit sa akin, pero kaagad din akong kumalma ng mapagtantong si Sister Mona pala iyon. Tinikit niya ang kanyang hintuturo sa labi bilang senyalis na kailangan naming manahimik at maghintay. Mangiyak-ngiyak na ako sa takot. Kung totoo talaga ang mga aswang, unang pagkakataon kong makakita sa katauhan pa ni Mother Superior. Napayakap ako kay Sister Mona. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami makakapagtago. Pero alam kong hindi maganda ang mangyayari sakali mang lumabas kami at makita ni Mother Superior na pinagmamasdan siya. Ilang minuto lang ang lumipas ng isang binatilyo ang basta na lang nakarating sa may altar at may hawak na sigarilyo. Si Mother Superior ay napansin na siya at dahan-dahang napaatras pang lalo sa dilim. Hindi ko kilala ang lalaki. Pero mukhang isa siya sa mga napansin kong bisitang dumating kanina kasama ang dalawang mag-asawa. Kinalabit ako ni Sister Mona at sinabing wag na wag kaming maingay. Nanginginig akong tumango kahit pawis na ako at nangangatal sa labis na sindak.
Tumutulo ang laway ng nilalang habang pinipiling magtago sa dilim. Iyong lalaki naman ay ikinagulat namin ang sumunod na ginawa. Naghubad siya ng kanyang pantalon at ginawa ang isang bagay na hindi ko akalaing masasaksihan ko kahit na dalaga pa ako. Pinaliligaya niya ang kanyang sarili. Tila siya asong nauulol habang tumitingala pa at tila ba nawawala na sa tamang wisyo. Nagtakipan kami ni Sister Mona ng bibig. Natakot kami sa pagbabagong anyo ni Mother Superior, pero mas nakakatakot ang nakita naming ginagawa ng lalaki. Umangil ang nilalang, dahilan para masinghapan kami ng aking kasama. Gayon na lang ang pagkaalarma ng lalaki at naging marahas ang paglingon-lingon sa paligid. Umaalingaw-ngaw pa ang kanyang boses sa loob ng basement nang magtanong siya kung may tao ba sa loob ng silid kasama niya. Bago pa man kami makasagot, naunahan kami ni Mother Superior. Marahas niyang dinambahan ng lalaki at pinagkakalmot ang mukha nito. Walang nagawa ang lalaki, kundi ang magsisisigaw. Sinamantala na namin ng pagkakataon. Tumayo ako para maghanap ng maipapalo para iligtas iyong lalaki, ngunit iba ang ginawa ni Sister Mona. Binuksan niya ang pinto at hinila ako paalis ng basement. Binaliwala ang pagmamakaawa ng lalaking kanina pa umaatungal at mukhang hindi na makakalabas pa ng buhay sa lugar na iyon. Wala akong magawa kundi magpahila na lang kay Sister Mona kahit sa totoo lang, gustong gusto ko na talaga malaman kung ano ba talaga ang tinatagong sekreto ni Mother Superior. Bakit siya lumalantak ng tao? Bakit nagbabago siya ng anyo? Bakit tila gusto nang magbago ng pananaw ko na hindi lang tayo dapat sa Panginoon naniniwala, kundi maging sa nakakalat na lagim sa ating mundo? Mahigpit akong niyakap ni Sister Mona nang binala kong magsalita sa makakasalubong naming mga madre. Sila man ay nagtataka sa aking ikinikilos, ngunit sabi nga ni Sister ay huwag na lang daw akong pansinin at masakit lang ang aking tiyan. Hinanap pa ng ilan sa kanila si Mother Superior na sinagot naman niya kaagad nang hindi niya alam. Mas malakas niya akong hinila papasok sa aking kwarto at saka inilak ang pinto. Dito na ako nang hina ng husto. Naaalala ko ang mga tagpong nasaksihan ko. Ano yun? Talaga bang kinain ni Mother Superior ang lalaki sa basement? Nagulantang kaming dalawa nang makarinig ng malalakas na bayo sa pinto. Walang nagawa si Sister Mona kundi pagbuksan ito. Tumambad sa aming harapan si Mother Superior kaya napayapos ako kay Sister. Matalim ang kanyang mga mata pero alam kong nagpipigil siyang lumapit sa akin. Isinara niya ang pinto, saka nagsalita. Mahirap daw ang buhay nila sa kagubatan. Lumaki siyang may lahing aswang. Dati hindi niya daw ito binibigyang pansin dahil umaasa siyang e-epekto lamang ito sa mga kaanak niyang mas malakas ang pananampalataya sa mga nasabing nilalang. Ito raw ang dahilan kung bakit ninais niyang magmadre at magsilbi sa Panginoon. Gusto niyang pigilan ang halimaw na nais kumawala sa kanyang pagkatao. Nang pumasok siya sa kumbento, kumalma ang kanyang dugong pagkaaswang. Nadala ito sa pagdarasal nila at pagtitiwala na ayos lang ang lahat. Ngunit nang ilipat siya para mamuno dito sa bahay ampunan, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Habang tumatagal, hindi na daw niya matiis ang kanyang sarili. Ang mga batang sinusubaybayan niya ang paglaki ay tila ba kinahuhumalingan na niya. Dati, gustong gusto niya siya mismo ang nagpapaligo sa mga ito sa kadahilanang nakikita niya ng malinaw ang mga lamang loob ng mga ito. Napaatras ako nang sabihin niyang kabilang na daw ako sa mga batang iyon. Kaya pigil na pigil niya ang sarili na umatake.
Hindi niya kailanman ine-entertain ang lahing aswang niya, ngunit kung talagang nananalaytay ito sa kanyang dugo, ay hindi niya ito mapipigilan. Nagsimula lang daw siya sa pagkain ng daga, pusa at iba pang hayop na naliligaw sa kagubatan sa likod ng ampunan. Ngunit habang tumatagal, mas lalong tumitindi ang nadarama niyang gutom na hindi na kayang pawiin ng kahit iilang kilo ng buhay na manok. Dinalhan na siya minsan ng isang kasamahan nilang madre ng buhay na baboy. Ngunit katulad ng mga naunang nangyari, hindi siya nakontento. Mas naghahanap siya ng malaki, mas malansa at sumisigaw habang nilalantakan niya ng buhay. Gusto na niya ng tao. Langhap na langhap ko ang masangsang niyang hininga habang nagsasalita. Nakapagitna sa amin si Sister Mona na noon pa man ay alam na ang lihim niya. Gusto kong magtampo pero inunahan ako ng takot kaya mas pinili kong magsumiksik sa kanya. Salamat na lang at kahit ipinagtapat na niya sa amin ng lahat ay hindi niya ako inatake. Binigyan niya ako ng pagkakataong magdesisyon. Mananatili o aalis ng bahay ampunan. Masakit man sa aking loob, ay mas pinili kong umalis at iniwan sina Sister Mona. Hindi ko kayang mabuhay sa gising na bangungot, Sir Carl. Mamamatay ako sa takot habang gabi-gabing pinakikinggan ang kanyang nahihirapang mga ungol at mga kalmot na alam kong bunga ng pagbabago niya ng anyo. Bago ako umalis ay sinubukan ko pang kumbinsihin ang ibang madre tungkol sa nangyayari kay Mother Superior. Pero ayon sa kanila, huli na daw ako sa balita. Alam nilang may sakit siya, pero hindi raw ito aswang kagaya ng sinasabi ko. May sakit na vampirism daw si Mother Superior. At magpapatunay niyon ang mga papeles na hawak ng bahay ampunan patungkol sa kanya. Walang nakatagong records na kumain siya ng tao o nagbabago siya ng anyo. Pero kumbinsido ako sa nakita ko. Nagsasabi ako ng totoo. At naniniwala akong aswang si Mother Superior. Hindi ito basta sakit lang. Ipinagpatuloy ko ang pag-alis at nawalan na ng balita tungkol sa kanila. Maski si Sister Mona ay hindi ko na tinangkapang kausapin. Nakapag-asawa ako at nagkaroon ng pamilya. Nang magkasalubong kami ni Tintin, dalaga na at siyang katukatulong na sa bahay ampunan, kapalit ko. Aniya tatlong taon na daw ang nakakalipas ng pumanaw si Mother Superior. Hindi na daw kinaya ang sakit niya. Si Sister Mona lang ang nanatiling nasa tabi niya. Kumabog ang aking dibdib. Hindi namamatay ang aswang kapag walang napapagpasahan ng kanyang bertud. Sana lang talaga wala siyang tinanggap na kahit ano mula sa matandang madre. Hanggang ngayon, naniniwala akong aswang ito dahil kami mismong dalawa ni Sister Mona ang buhay na saksi sa bagay na iyon. Magandang araw po, Sir Carl. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Miko. Ako po ay 33 anyos. Ako ay matagal nang nakatira rito sa isang sitio na sakop ng Tacloban. Ngunit ako ay tubong Cebu. Itong kwentong ibabahagi ko ay nangyari sa Cebu noong nasa 13 anyos pa lamang ako. Bale, nakarating lang po ako sa Tacloban nang mapagpasyahan kong lumipat pagkatanggap ko ng aking pamana mula sa namayapa kong mga magulang. Nag-iisang anak lang ako, isang doktor ang tiyahin at may malayong mga kamag-anak man, ngunit hindi kami malapit sa isa't isa. Dati ko na talagang napapansin na bata pa lang ako ay ayaw na nila sa akin. Wala naman akong magawa. Ako ay yung tipo ng lalaki na hindi ipipilit ang sarili kapag ayaw talaga ng isang tao sa akin.
Noong nabubuhay pa ang aking mga magulang, maging ang aking abuela na si Lola Sonia, ay palagi nilang sinasabing ako daw ang nagdadala ng malas sa aming pamilya. Hindi ko mapigilang magtanim ng sama ng loob sa aking mga magulang, Sir Carl. Paniwalang paniwala sila na totoo akong malas at wala nang nagawang maganda. Nalulungkot man, hindi ko kailanman ipinakita sa kanila na malaki ang pagtatampo ko sa kanila. Nasanay na ako na nag-iisa, naglalarong walang kasama. Ito marahil ang naging dahilan kung bakit isa ako sa mga taong nabiyayaan ng ikatlong mata at may kasalamuhang nilalang na nagtatago sa mahiwagang balon. Sa madaling salita, nakakakita at nakakausap ko ang mga piling engkantong nais makipaglapit sa akin. Bale, lumang estilo ang aming bahay. Yari sa tabla ang dingding. Ang sahig ay yari naman sa magandang klase ng wood tiles. Sa harapan ng bahay ay may malaking fountain ng isang anghel na babaeng may dalang banga na ibinubuhos ang laman sa mas malaking pool kung saan dumadaloy ang tubig. Marami akong naririnig na kwento sa dating mga tauhan ng aking papa tungkol sa di umano ay pinamumugaran ng mga engkanto itong aming tahanan. May nakikita daw silang kapre o di kaya ay tikbalang na nagbabantay sa balon sa may likod bahay kung saan naroon ang aming hardin. May kalakihan ang aming tahanan. Lima ang kwarto at may tatlong banyo. Malaki ang salas, may komedor at nakahiwalay ang kusina. Minsan, naabutan ko pa ang mga katulong na nagtatakutan dahil may nakikita daw silang kabayo sa labas ng bahay. Pero ang katawan ay matipuno at kagaya ng isang makisig na lalaki. Tinatawanan ko lang sila. Lingid sa kanilang kaalaman, kabisado ko kung anong klaseng mga engkanto ang nasa loob mismo ng aming tahanan. Totoong may kapre. Nakikita ko siya sa puno ng mangga at nananaba ko tuwing kabilugan ng buwan. Totoo din ang tikbalang. Madalas ko siyang makita sa may kalawanging gate. Nag-aabang ng may ingay na kabataang nais niyang iligaw sa kagubatan na nasa bandang kaliwa ng loteng pagmamayari namin. Sa lahat ng engkantong nakapaligid sa aming bahay, pinakagusto ko ang mga mambuhay. Sila ang uri ng mga tamawo o engkanto na nakatira sa mga mabababaw na balon, kagaya ng nasa aming likod bahay. Unang pagkakaharap namin ng nasabing mambukay ay nang paluin ako ni Papa. Labis akong nagtampo sa kanya, kaya nagtatatakbo ako papunta sa likod bahay kung saan naroon ang lumang balon at doon nag-iyak habang nilalabas ko ang aking sama ng loob. Sa bata akong isipan ay ninais ko ng wakasan ng aking buhay. Pakiramdam ko, wala na akong ginawang tama. Palagi na lang akong palpak at ipinapahiya sa kanilang mga kakilala. Kung sana buhay lang si Lolo na siyang bukod tanging nagmamahal sa akin. Siguro, ipinagtatanggol na niya ako sa mga oras na iyon. Wala sa sariling napadungaw ako sa balon noong mga oras na iyon. Habang umiiyak, naipagdasal ko sa aking sarili na sana makarma si Lola Sonia dahil sa taglay niyang kamalditahan. Galit na galit ako, pero dahil bata lang ako, wala din naman ako magawa. Gayon na lang ang pagkagulat ko nang makalipas ang ilang minuto, pagkatapos kong ibulong sa balon ang hiling ko, ay nagkakagulo na sa loob ng bahay. Nagsisigawan si na mama maging ng mga katulong habang nakahandusay naman si Lola Sonia sa sahig at walang malay. May sugat sa noo at mukhang bali ang kanang paa. Hindi ako nakapagsalita nang makita ang sitwasyon niya. Tila ba may kung sinong maligno ang duminig sa aking hiling. Imbis na maawa, napangisi pa ako sa sinapit ni Lola na nagkataon namang nalingunan ni Mama. Pinanlisikan niya ako ng mga mata sabay sabing tunay nga daw akong demonyo.
Napaatras ako at kalmadong sinabi kay mama na galing ako sa labas. Pero pati sa pagkakadiskrasya ni Lola ay ako pa ang pinagbibintangan nila. Hindi naman yata tama iyon. Tumalikod ako at nagpasyang magkulong sa aking kwarto. Mula noon, mas lalo lang lumayo ang loob ko sa kanila. Bilang isang paslit ay mabilis akong magtampo at malungkot ngunit hindi ko naman magawang kausapin ang aking mga magulang. Namalayan ko na lang ang aking sarili na sa tuwing nalulungkot ako o may problema ay ibinubulong ko lang ito sa balon at nagkakatotoo na agad ang hiling ko. Nagawa ngang makalabas ni Lola sa ospital matapos ang pagkakahulog niya pero na-stroke naman ang kalahati niyang katawan. Kaya hindi siya makagalaw at nakaupo pa sa wheelchair nang dumating sa bahay. Uungol-ungol siya habang nakatingin sa akin. Tila ba nais niyang ipaalam na kahit na stroke na siya ay kaya pa din niyang maging maldita sa akin. Ginantihan ko siya ng ngisi at hindi na pinansin pa. Habang tumatagal, natututo na akong maging manhid at hindi ko na pinapansin ang iba pang mga sinasabi niya. Total, wala din naman ako makukuha sa pagiging masungit nila sa akin. Natuto akong maging tahimik, malayo sa mga tao at ayaw makipagkaibigan. Medyo nagulo lang ang mundo ko nang maalimpungatan ako isang gabi at napagtantong may kung sinong kumakatok sa salaming bintana ng kwartong inuukop ako. Bumangon ako at pinagbuksan nito. Isang babaeng sa tansya ko ay nasa edad 18 ang naroon at inaya kong lumabas ng bahay. Kilala niya ako, nalabis kong ikinatuwa. Noon ko lang nakita ang babae, pero ang gaan ng loob ko sa kanya. Walang pagdadalawang isip na lumabas ako ng bahay at sinundan siya. Tinahak niya ang daan papunta sa hardin kung saan naroon ng luma at mababaw na balon. Akala ko makikipag-usap lang siya. Ngunit nagulat ako nang sabihin niyang sumama daw ako sa kanya. Tinanong ko siya kung saan kami pupunta. Aniya, sa bahay daw niya. Tumawa ako kasi pumasok siya sa balon. Sa mura kong kaisipan, hindi naman siguro masama kung magtiwala ako sa ibang tao. Baka sa kanila ko pa matagpuan ang kasiyahang hindi ko nakamit sa pamilya ko. Sumama ako sa babae at pumasok nga kami sa balon. Hindi ko alam kung matutuwa o masisindak nang lumusot kami sa isang butas at dumaan ulit sa isang malaking ginintoang gate. Sa loob niyon, may napakalaking bahay na kumikislap-kislap dahil sa mamahaling mga bato ang nagsisilbing palamuti noon. Ang sahig sa harapan ng bahay ay yari sa marmol at nakakahiyang itinapak ang tsinelas kung may kaunting lupa na dumikit nang maglakad ako palabas ng bahay kanina. Nagpakilala ang babae bilang si Mildred. Matagal na daw niya akong gustong maging kaibigan. Magkapit bahay lang daw kami, pero hindi siya gaanong lumalabas ng kanilang tahanan. Natatakot daw siya sa aking mga magulang. Yumayanig daw ang bahay nila kapag nagsisigawan ng mga ito. Ewan ko ba, pero mas lalong sumama ang loob ko noon kina mama at papa dahil sa kagaspangan ng kanilang mga ugali. Palagi na lang silang galit at hindi matahimik. Isang ngiti ang iginawad ko sa aking bagong kaibigan, Sir Carl. Mula noon, ipinangako ko na sa aking sarili na hindi na siya kailanman magagambala. Natutuwa kong umiwas kina Lola at sa aking mga magulang. Lumalapit lang ako sa kanila kapag dumarating si Tia Saling dahil iba ang trato nito sa akin. Malambing at palagi akong ipinagtatanggol. Isang doktor si Tia, mabait at maayos makipag-usap. Napakarami niyang tanong sa akin kaya mabilis akong nagtiwala sa kanya. Dahil dito, sa kanya ko ikinukwento ang tungkol kay Mildred. Ang tungkol sa napakalaki nitong bahay at sa naggagandahan nitong mga laruan. Palagi akong tinititigan ni Tia na para bang may halong awa at pagtataka. Sabi niya, wala daw nakatirang Mildred sa balon. Lalong-lalo nang walang bahay sa ilalim ng balon.
Lagi ko siyang sinisimangutan noon, Sir Carl. Naisip ko, baka ayaw niya lang na makipagkaibigan ako sa iba. Baka natatakot siya na saktan ako ng mga tao kagaya ng nakikita niyang ginagawa ng mga magulang ko. Mariin kong sinabi sa kanya na mabait ang kaibigan ko. Sa katunayan niyan, hinawakan ko sa kamay si Tia at dinala sa balon. Ipinakita ko sa kanya ang tirahan ni Mildred, ngunit sa bawat hakbang ko papalapit sa balon, ay unti-unti siyang napapasigaw. Basta na lang niya akong hinablot sabay sabing, wag na wag daw akong lalapit sa balon simula ngayon. Hindi ko mapigilang magalit sa sinabi niya. Nag-iisang kaibigan ko si Mildred at hindi ko kayang malayo sa kanya. Imbis na intindihin ng sitwasyon ko ay ikinulong pa ako ni Tia saling sa loob ng aking kwarto. Sa labas, naririnig ko ang pagtatalo nilang tatlo ng aking mga magulang. Bakit daw ako sinasaktan ni na mama at papa? Bakit ayaw nilang tratuin ako ng maayos? Talaga daw bang malinaw na sa kanila ang sinasabi ni Lola na malas ako? Hindi raw siya naniniwala na bata pa lamang ako ay may lakip ng kababalaghan sa aking pagkatao, kagaya ng sinasabi ni Lola. May schizophrenia daw ako base sa obserbasyon ni Tia. Kung ano-ano ang aking nakikita. Pero hindi raw ako dapat saktan. Ang kailangan ko ay aruga at pagmamahal, hindi paninigaw at pananakit. Habang naririnig ang sinasabi nila ay nagwawala ako at tinatawag ang pangalan ni Mildred. Humingi ako ng tulong sa kanya pero sa pagkakataong iyon, hindi ko alam kung bakit hindi siya dumating. Kalmado na ako nang buksan ni Tia Saling ang pinto at kausapin ako muli. Sabi niya sa mahinahong tinig, hindi raw totoo si Mildred. Kailangan ko daw magising sa katotohanan. Ang lahat ng aking nakikita ay bunga daw ng aking malikot na imahinasyon. Nakakailang iling pa ako nang sabihin niya sa akin na si Mildred ay walang iba kundi isang imaginary friend ko lang daw. Hindi totoo. Sa madaling salita, walang existence. Napahikbi ako dahil wala akong magawa para ipagtanggol si Mildred. Sabi pa ni Tia, kalimutan ko na daw ang babae habang maaga pa. Ilang gabi din akong hindi makatulog na maayos lalo na't hindi nagpakita si Mildred sa akin. Naging matamlay ako sa nakalipas na araw. Gayunpaman, napapansin kong nagbabago na ang pakikitungo ni na Lola sa akin. Para bang sinusuyo nila ako kahit wala silang sinasabi. 15 anyos na ako nang muling magpakita sa akin si Mildred. Tuwang-tuwa ako dahil nakakausap ko siyang muli. Napakarami kong sinabi sa kanya, Sir Carl. Sabi ko pa nga sa kanya, ang tingin ng mga kasama ko sa bahay sa kanya ay isa lang daw imaginary friend ko. Ngumiti si Mildred at wala namang maikomento. Gayunpaman, aniya, mapapatunayan niyang balang araw na siya ay hindi katang-isip at wala siyang ibang hinangad kundi ang makipagkaibigan lang sa akin. Iba si Mildred, Sir Carl. Nahahawakan ko siya. Nakakasama ako sa bahay niya. Kaya naman kapag nalulungkot ako, hindi ko maiwasang dumalaw sa kanya kahit hindi na magkamayaw ang aking pamilya sa kakahanap sa akin. Nang mamatay si Lola, tuluyan ng lumambot ang puso ni na mama at papa sa akin. Ipinakita na nila sa akin kung gaano nila ako kamahal. Para bang bumawi sila sa ilang taong pagkukulang nila sa akin. Si Tia Saling naman, mas lalong naging masaya kapag nakikita kami ni na mama at papa na magkasama. Pilit niya akong kinukumbinsi na kalimutan na si Mildred. Hindi na ako nagagalit sa kanya pero wala ako ni katiting na isinagot sa sinabi niya. Hanggang sa nangyari ang isang trahedya sa aming buhay na hindi ko inaasahan. Nilooban ng aming bahay, Sir Carl. Pinatay si na mama at papa sa mismong aking harapan.
Binaril sila sa ulo. Nasusuka ako nang makitang tila pinturang natapon ng kanilang sariwa at malapot na dugo sa sahig. Nakatakbo lang ako kaya nagawa kong umiwas sa muntikan ko ng kamatayan. Maraming ninakaw ang mga taong iyon. Nakamaskara silang itim. May mga dalang baril at kutsilyo. Iyong dalawa sa kasambahay namin ay isinama pa nila sa hukay at hinayaang maglagablab nang simulan nila ang apoy sa kusina. Sinilyaban nila ang bawat kurtinang madaanan nila dahil may kalumaan na ang aming malaking bahay. Mabilis na natupok ang ilan sa mga materyales nito. Nagsipaghulugan ng mga kisame at bumagsak sa bangkay ng mga magulang ko habang nililibot nila ang buong bahay. Tinawag na mga masasamang loob ang pangalan ko. Lumabas na daw ako dahil hindi naman nila ako sasaktan. Kakatayin lang daw nila ako. Umiyak ako at napasiksik sa mayabong na halaman sa hardin. Nanginginig ako sa takot at wala akong magawa. Lilima lang kami sa bahay. Wala ang hardinero at driver ni Papa. Ang mayordomo naman ay umuwi sa probinsya at sa Miyerkules pa ang balik. Ni walang nakapagtawag ng pulis. Walang darating na tulong para sa amin. Humagulgol ako nang makitang natutupok na ang aming bahay ng apoy. Tumakas sa mga magnanakaw pero hindi nila alam na buhay pa ako. Hindi ko alam kung paano gagalaw nang makitang gumapang ang apoy sa hardin na pilit inaabot ang lahat na pwede nitong tupukin. Nagulat ako nang makita si Mildred at nag-aalalang pinagmasdan ako. Hinawakan niya ako sa kamay sabay sabi na kailangan daw naming magtago. Gusto kong magtanong kung saan siya galing at bakit bigla-bigla na lang siyang sumusulpot. Aniya, hindi na raw iyon mahalaga. Mas importante sa kanya ang maitago ako. Pumasok kaming dalawa sa balon at hinayaang maglagablab pa ang malakas na apoy sa kabuuan ng aming tahanan. Naririnig ko na ang mga sirena ng bumbero at pulis. May mga taong nag-uustyoso na at nag-iiyakan. Ngunit maaaring sinabi sa akin ni Mildred na huwag akong lalabas. Kalaunan, dinala niya ako sa kanilang bahay para doon na daw ako magpahinga. Umiyak ako at sinabi sa kanya na wala na ang aking mga magulang, na sana ampunin na lang niya ako. Malungkot na tumango si Mildred at sinabi sa akin na hindi siya ganoon kasama para kunin ako. Kailangan ko daw mabuhay. Makakamit ko din ng hustisya para sa aking pamilya. Pinahiga niya ako sa kanyang hita habang nakaupo kami sa marmol na upuan. Dahan-dahan niyang hinahaplos ang aking buhok hanggang sa hinihila na ako ng antok. Nagising ako sa ingay ng mga tao sa paligid. Nasilaw ako sa liwanag nang may matanggal na takip sa lugar kung saan ako naroroon. May iilang ginang ang nagbanggit ng salamat, Panginoon. Kaya napamulat ako. Nasa loob ako ng balon. Isinasakay sa tila duyan na hinahawakan naman ng isang rescuer. Nagtaka ako. Nasaan si Mildred? Nasaan ang bahay niya? Nang tuluyan akong mailabas at makita ang natira sa natupok naming bahay, ay naalala ko ang nangyari sa akin. Ang pagpatay sa aking ama at ina. Ang pagsunog. Ang pagtatago namin ni Mildred sa balon. Hinanap ko siya pero umiling ang aming mayordoma na kaagad palang lumuwas matapos mabalitaan ang nangyari sa amin. Umiyak ako nang umiyak dahil masyado pa akong nalilito noon. Sa sobrang bilis na mga pangyayari, hindi ko na alam kung alin ang totoo. Katatapos lang ng libing ng aking mga magulang nang magpasya si Manang Alejandra, ang aming mayordoma, nadalhin ako sa isang albularyo. Pinulsohan ako at tinawas. Sabi niya,
May kaibigan daw akong isang mambuhay. Sila ang mga uri ng tamawo o engkanto na nagbibihis tao para makipagkaibigan. Hindi sila nananakit o nagbibigay ng karamdaman, ngunit ipinagtatanggol nila ang taong napupusuan nilang kaibigan. Dito ko lubos na napagtantong simulat sa pool na inaakala kong nariyan si Mildred ay pinagsasabihan akong may sakit ng aking pamilya at sinasabing may imaginary friend daw ako. Nare-realize ko lang ang lahat ng iyon habang lumalaki ako at nagiging matured ang isipan ko. Ang huli kong dalaw sa aming natupok na bahay ay nang ibenta ko ito sa tulong ng aming abogado. Ang lote na lang ang natira dahil nilinis na ang minsang pinagtirikan ng aming bahay. Nakiusap ako sa bagong may-ari na nakabili na huwag sisirahin ng balon dahil ito ang magbibigay ng swerte sa kanila. Ngayong malaki na ako, naiintindihan ko na ang lahat. May mga bagay talaga na kay hirap ipaliwanag. Mga kababalaghang hindi natin nakalaing na umiiral pala sa ating mundo. Ngunit kailangan nating irespeto dahil narito din sila at namumuhay ng payapa ayon sa kanilang gusto. Lumipat ako kaagad ng Tacloban at dito na nagsimula. Nakakarating man ako ng Cebu ay hindi na ako napapagawi pa sa dati naming tinirhan. Malaki man ang naging parte ni Mildred sa buhay ko, ay kailangan kong gawin ang nais niya, kagaya noong huli naming pag-uusap. Kailangan ko pang mabuhay at tuparin ang aking mga pangarap. Salamat sa kanya, marami akong napagtanto. Masarap mabuhay, hindi bilang isang batang puno ng takot, kundi bilang isang tao na malaya. At naipapakita ang tunay na gusto para maging maligaya. Hanggang dito na lamang po ang maibabahagi kong karanasan sa kababalaghan. More power sa inyong channel at God bless. Mag-iingat po kayong palagi at hanggang sa muli.